again, it's your Mommy Val sharing to you this video on how to cook pinakbet the Val's way. So stay tuned guys so that you will see the legit ingredients of this recipe. So ito na yung mga sangkap guys, yung kamatis, sibuyas, luya, 1-2 inches na luya lang, isang sibuyas, dalawang kamatis, pwede nyong dagdagan yung kamatis ng 4 kung marami kayo, ang palaya, okra, kamote na laman, okra, gusto ko kasi may gulay na dahon, pechay, and saluyot. So, optional yan, depende kung gusto nyo lagyan. Tapos, syempre yung talong, piliin nyo yung payat na mura. Masarap yun. Plus, bagnet. Optional din ito guys. Kung meron lang naman kayong bagnet, pwede nyo rin dagdagan. Tapos, hiwa-hiwain na yung mga lahat ng sangkap. Yung kamatis, yung sibuyas, luya, at saka yung mga yung kamote. Yan. Ilagay nyo lahat siya, yung una nyong ilagay sa kaserola guys para manuot yung lasa nyan mamaya dun sa mga gulay. So, dapat nasa ilalim sila, no? Para lasang-lasa yan pagka kumulo na, papasok na yan sa mga gulay. Yung lasa niyang sibuyas, luya, tsaka kamatis. Guys, kung marami kayong kamatis, pwede niyong dagdagan para hindi na kayo maglagay ng suka. Pero kung kasi mahal ang kamatis, pwede na yung dalawa. Okay? So, tulad ng sabi ko, ilagay niyo sa baba ng kaserola. Yun yung unahin niyo ilagay. Tapos, hiwain niyo na rin yung mga gulay katulad ng patola. Kung may patola kayo, ako wag naglagay ako ng patola, gusto ko kasi ng patola eh. Okay, so yan, hindi yan pabilog ang hiwa, kailangan ang hiwa niyan ay pahaba din. So apatin mo lang yan para malaki, makikita mo siya kano pag naluto na, kasi malambot lang yan. Yan. So, pwede rin patola na yung merong siyang matigas na balat. Ito kasi yung mabango na patola. Tinatawag namin. Actually, guys, Ilocano kasi ako, no? So, ay gustong-gusto ko yung gulay at saka binaguungan. Okay? Yan. So, lahat yan. Yung ampalaya, kapag mura pa yung buto ng ampalaya, pwede namang hindi mo itapon, pero kung may buto na matigas, itapon mo kasi nakakasagabal sa pagngata yun eh, no? At saka guys, tignan nyo, hinihiwa ko ng manipis yan para mapait man, hindi siya masyadong malasahan, no? Yan, ganyan kanipis yung hiwa ko sa ampalaya. Pero yung iba, kalahati lang sa gitna naman hinihiwa nila. Ako kasi gusto ko hindi masyado siyang lasa. Okay? Ayan guys, yung aking mga sangkap. Eksakto lang sa amin, no? Apat kasi kami. So, yung niluluto ko, eksakto lang sa amin. Pero kung maramihan, siyempre marami din yung sangkap mo, no? So, okay na sa akin yung dalawang pirasong ampalaya. Yan. Tapos, nakita nyo naman kung gaano karami yung talong kanina. Yan. Kailangan ang talong nyo. Pwede rin yung bilog na talong basta mura pa siya. Kasi manamis-namis yung mga mura. Wag na yung malalaki kasi hindi masarap ipakbit yung malalaki. Pang-ihaw lang yung mga yun, no? Para, o kaya panghalo ng ibang butahe. Yan yung kamote guys. Kung wala kayong kalabasa, pwede rin yung kamote.
Yan, pag may mushroom kayo, pwede nyo rin lagyan. Optional din yan, pero kasi meron akong mushroom, gusto ko kasing may lasa din yung aking pakbet. So, lalagyan ko rin yan ng mushroom. Yung mushroom, guys, binabad ko muna yon para malambot na siya. Kasi dried mushroom yan, binibili ko. Hindi kasi agad nasisira yan kahit matagal. Okay, pero yung talong ganyan lang kaliliit, pwedeng dalawa lang ang higwa sa gitna. Okay. So, kita nyo naman kung gaano kasariwa yung talong. Ang purpose nyan, guys, kung bakit ko hinihiwa sa gitna ay para makita din kung may uod sa loob. Kasi diba, ang talong ay madaling uudin. Kapag matigas ang talong, sure yan. Ayan, katulad nyan, oh, may butas. So, pag matigas ang talong, guys, sure yan, may uod. So, tatanggalin mo yun syempre kasi masama yun sa kalusugan. Okay? Actually, guys, yung mga gulay na yan ay nahugasan na. Binabad ko yan sa asin and then hinugasan ko para sure na natanggal na yung kung meron mang chemic insecticides na nilagay, nawala na. No? Binabad ko lahat yan sa asin bago binandawan ko ulit. So, kailangan maingat tayo sa mga lulutuin natin para iwas sa sakit. Okay. Ganyan ako magluto ng gulay, guys. Kahit anong gulay, kahit dahon, lalo na. Binabanlawan ko muna, tas binababad ko sa tubig na may asin. Para kung meron man siyang insecticide o uod, namamatay siya. Bago banlawan mo ulit, bago mo lutuin. So, ayan na, guys. Nakita nyo gano'ng kasariwa yung talong. Tsaka yung mga ibang sangkap. Yung ampalaya. Ayan. Yung okra and the patola. Yan, guys, bagoong ng Pangasinan yan, ang isdang bagoong. Lagyan mo lang ng kasi ganyan lang karami yan. So okay na yung isang kutsara na bagoong. Huwag masyadong maalat kasi masama din yun sa kalusugan. Okay? So ayan, tapos lagyan mo ng konting vinegar, mga 2 tablespoon na vinegar kung kulang ka sa kamatis para yung salubong ng asim at saka yung bagoong ay naghahalo, no? And then pagka kumulo na ng konti, guys, ilagay mo na yung dahon ng saluyot saka yung pechay. Yan, tapos takpan mo na, hayaan mo munang kumulo mga siguro 5 minutes, no? Kasi nag-pre-boil na yan kanina. So, ayan na. Pwedeng 5 minutes lang. Guys, tikman na natin yung lasa talaga ng... Malalasaan mo dito yung lasa ng suka, kamatis, luya, at saka yung kamote. So, tikman natin. Sakit ng asim ng... sabaw, naghahalo lahat yun. Sarap. Karan! So, ayan na, guys. Luto na. Pwede na natin tikman. Yan. Yung ano, para pinatong ko lang yung bagnet, guys, para yung lutong andun pa rin. No? So, optional din naman yan kung ayaw nyo talaga ng taba. Huwag nyo nalagyan ng bagnet. Pure na lang para mas healthy. So, guys, eto na. It's time for tasting. Ayan na, nakita nyo kung gaano kasarap yan, guys. So, tikman natin, ha. Talagang mapapawaw kayo talaga sa lasa nito, guys. Nagahalo yung asim, yung alat, at saka yung lasa ng mga sangkap, sibuyas, luya. Yun ang gustong-gusto ko, eh. Okay, so, time for tasting, guys. Ayan yung kamote. Pag walang kamote, pwedeng patani, guys. Alam niyo ba yung patani? Ayan yung mushroom. Tapos, ito naman yung bagnet. Okay? Ayan. So, tikman natin. Charap. Charap. Charap talaga. Charap. Panalo, guys.
So, eto, try nyo. Siguradong mawiwili kayo sa lasa nito, guys. Sinisigurado ko sa inyo. So, bago tayo magtapos, syempre, huwag nyo na rin kalimutan i-click yung like at saka yung subscribe. Okay? So, thank you guys for watching. See you again in my next video. Bye!